10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. What's cooking? Boom! Radiant team pick. Hey.
seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 1, nagbabalik tayo dito sa Wombo X Combo. Kasama nyo ako si Calbs. Yan, ako si Dan. And this is the EU Regional Qualifiers for TI9. And this is the Grand Finals sa Lower Bracket. Yep. Lower Bracket Finals. So we have Chaos Esports Club versus Hippo Mania. And waiting yung, ano, di ba? Final Tribe? Yeah. Waiting yung Final Tribe sa Grand Finals. Pero hindi ko na-expect yung TFT. Ano? Akala ko talaga, iba eh. Pero okay lang, maganda rin naman yung ano, composition ng ano, ng the final tribe, chance to the TI. Pero hipomaniacs ako rito eh. Maski ano mangyari. Gusto yung underdog, no? Gusto ko underdog lagi. Kasi stuck tong kayo sa esports club eh. Misery, si Matumba, Milan, Kesu, Faded. Di ba Faded nga from SEA? Lumipad pa yan. From Europe. Pero ano, in fairness kay Faded, yung ano rin naman, yung skill level sa EU, medyo okay din naman. Kaya kung kumpara mo sa iba na, tara sa SA tayo, tara sa NA tayo. Kasi mas madali. Pero mas marami talagang ano, lumipat na ano, players dito sa Southeast Asia. Eh kasi mas gagaling ka rito eh. Oo. Yun lang yung guys eh. Kung gusto mo gumaling, doon ka sa ano, competitive region. Tama nga naman. Which is ito, pinaka-competitive yung Southeast Asia na region. Pero shoutout sa inyong lahat guys. Game number one, sa mga ka-tune in lang. Again, this is the Lower Bracket Finals. We have Hippo Maniacs versus Chaos Esports Club. Pero sorry guys, Hippo Maniacs ako rito. Pero ito yung draft ng Hippo Maniacs. We have Trent, Axe, Disruptor, and Aquarden. Chaos naman, Phoenix, Morphling, Bane, and Marks. Uy, pero shoutout sa inyo. Shoutout kay Jay Romblon. Ayan, Matums. So, magandang combo nila dito mga ba? Ano, Blood of Arena, tapos ano, Supernova. Walang alisan. Ah, walang alisan walang dyan. Walang alisan. Pero na lang pag mag-BKB itong Arcwarden. Pero sa tingin ko, ngayong, ano eh, nakikita natin ngayong Arcwarden, hindi man nag-BKB. Ano yan eh? Hex. Ganun build. Diba? Pang-disable talaga. Butterfly, KB. Oo. Bibihira na lang mag-BKB. Sobrang bihira. Yeah. Kasi napaka-rare. Kasi nga, sayang yung slot. Kasi mas maraming pwedeng gawin yung, ano, yung Arcwarden. Sayang isang slot eh. Nakamidas kasi yan, matik lagi ng hadok makidas yan, boots of travel, speed push type, mga ganoon. Shoutout kay Jay Romblon. Ayan, shoutout sa'yo. Eh, NASCAR ang binandito ng ano, Chaos. So, Ba't si NASCAR? Kulang pa sila rito ng mid laner, parehas. Pero, again, we all know Arc when play mid, more. Pero, hindi magandang matchup sa, ano, sa Morph yung Arc. So, sa tingin ko, pwede sila mag-brood yung Chaos. Brood mother niya Matumba man. Kaso pag nag-brood sila, batapatan lang ng Axe. So hindi mag-i-snowball yung brood mother pag ganun. Tapos ilalagay nila yung side, sa sideling ano, Arcwarden. Napaka-strong ng Axe during laning tsaka mid-game. Kung tutok dun sa ano, sa brood. Makapag-farm pa lalo yung Axe kasi yung broodlings, easy farm, easy gold. Easy XP as well. Pero yun nga lang, pag hindi nila natapos yung game ng maaga, pero well, may arc eh. Pero depende pa rin yung kung ano yung baba ng Hippo Maniacs. Pwede nang iwan yung brood. Actually, hindi sila takot dyan eh. May axe sila eh. Baka maganda siya dito, si Matumba man. Lone Druid. Para at least, kung mag-supernova to si Phoenix, may Savage Roar para pang sagip.
Kasi na, nagbanalong druid. Nagbanalong druid dito hipin niya. Ako rin sasabihin ko rin sana lone druid. Kasi nilalaro ni Matumba man eh. One of his hero din. Iniisip ko kasi kung ka sa KS Esports Club kasi hindi ko naman nakikita mag-kung ka to si Matumba man. Hindi. Hindi natin nakikita mag-kung ka. Pero okay kasi ano, laner against Arc Warden eh. Pero flex pick kasi itong ano eh. Arc Warden, pwedeng mid, pwedeng carry. So tignan natin. Eto tal. Last pick naman dito yung KS Esports Club. Pwede nilang contrain kung sino yung last pick dito ng Hippomaniacs. Depende na lang kung ano yung last pick na ito. Share din ako. Pasharat po mula dito sa Santa Elena, si Vin Rayala Notarte. Ayan, shoutout sa'yo. Ingay niyo sa hero ni Matumba man eh. Ayun lang may hero ni Matumba man eh. Venomancer, Death Prophet, Lone Druid, Broodmother, Razor, yung mga cancerous na hero. Pugna. Ah, Raid King. Oh, yan, Pugna pa. Raid King sila dito. Sa Arc Warden, ano nga ito? Arc Warden mid. Arc mid. So, kung Arc Warden mid, wait lang. Whoop. Kung mapilita kasi mag-side lane itong Arc Warden, tama, mag-side lane, so mag-mid yung Axe. Kasi sa tingin ko, pwede sila mag-brood. Kasi sa tingin ko, pag napunta sa side lane to Arc Warden, pwede nilang pahirapan, pwede nilang mabully. Hindi, ano, hindi sila takot dyan. Hindi sila takot. Kasi kung Broodmother, tapatan na Axe, gagawin lang ng Broodmother dyan, fa-fireman niya lang naman eh. Hindi naman siya, hindi naman niya pipilitin na mapatay Axe, syempre. Fa-fireman niya na lang. At tingnan natin, Razor ba ito? Oh, ay, Broodmother na nga! Sabi na eh. Iniwan eh. Hindi, tsaka ano. Sabi ng hipo mo, sige, pick yung brood. May axe kami. Hanapin lang ni Saberlight yung lane ng brood dito. So, siguro, yun nga yung call nila dyan na, sige, pick tayo ng Broodmother. Okay lang nakatapat ni Broodmother yung axe. Basta mapilitan yung Arc Warden na mapunta sa side lane, bubugbugin natin yung Arc Warden sa side lane. Ayan. Shoutout sa Pigang, pati kay Jinju at Juni, pati CJ. Ayan, shoutout sa inyo. Pero guys, game number one, lower bracket finals, you know whoever wins, mga kalaban nila yung the final tribe yung TFT. Ako mas gusto ko yung pumenyo. Gusto ko iba naman. Gusto ko iba naman. Tama. Parang ano, marami tayong mapanood na bago. Tsaka nag-champion natin si Matumba man eh. Kasi si Faded, kung sayang din naman. Diba? Si Misery, uhaw din yan. Eh. Tsaka si Milan. Si Misery, lahat ng TA, inatinan na pero hindi pa nagcha-champion, di ba? Marami naman ganun. Maraming ganun. Mga TI returnee o TI hopefuls returnee going back dun sa TI9, which is magaganap sa China, sa Shanghai. Yung kay-Universe, nawala na yung streak niya, no? Hindi, wala. Pahinga yun. Pagod yun. Wala na sa TI8. So ang talagang all players yung mga players na lang na simula TI1 hanggang TI8 na nag-attend is Misery, si Papi, tsaka si Koroki. Shoutout naman po sa page ng Momonja Magic. Uy, Magic. Let's go. Shoutout sa'yo, Rex. Momonja Magic. Ano yan? Rex Palacio. Anong biskwit? Momonja Magic. So ito na nga. Game number one. Hindi, yung TNC ako, fearless prediction. Maano yan, top 4. Ano naisip ko, top 4 yan. Top 4 TNC. Din yan sa akin. Top 4. Yun ang aking bold prediction. Bold, fearless, whatever you call it. I'm calling it. Parang, pagka-qualify pala ng TNC nung last na, I mean, yung pinaka-last na tournament sa ating DPC, sinabi ko na, top 4, TNC, let's go. Ako nung nakuha nila si Hin. Yun lang makulang na TNC. Yung coach factor talaga eh. Hindi kasi ano eh. Ganto lang naman yan guys. Pag may maraming nagsama-sama na mga high skill, mechanically skilled na mga player, ang problema kasi doon, magagaling sila. Merong problema, walang nagagabay. Walang coach. Kailangan may ganun eh. Kailangan niyo yung mga malakas na or okay na supporting staff or yung back-end support ng isang team. Tama. Sa basketball, di ba? Tama. Inibig sabihin na lahat ang malakas, okay na lagi. Kailangan may coach pa rin so, na mag-guide sa'yo. Ito na nga. Nakatipan na. Keso. Tinapan sila rito. Sana all. Tsaka di ba sa basketball, yung makikita natin magagaling na coach?
hindi magagaling na basketball player. No. Parang sa Dota ganun din eh. Kasi di ba si Hin, di man ganun kagaling na pro player dati. Pero ang galing na coach, di ba? Yep. Parang ganyan nangyayari. Si Pasarel, di ba? Coach ng OG. Di man ganun kagaling na pro player, nagpa-pro siya, pero napanali, na ano, na napa-champion niya yung OG na. Yeah. Tsaka grabe yun. Grabe yung ginawa ng taong. Grabe yung ano, review. Mm-hmm. Kung nakita ko yung hawk-hawk niya laging ano. Ang lapad, no? Booklet. Ano yung parang ledger yun? Ganun ka lang yun, no? Ganun ka laki. Tapos ang kapal, man. Okay. Ang kapal. Lahat ng heroes ng mga teams na ginagamit, nandun lahat yung data. Actually, ginagawa ko sa Excel. Pero anyway, sabi nga sa inyo, tatapan ng Axe dito sa Broodmother, dito sa mid lane. So, hindi ganun ka-easy yung lane. Or hindi makapag-push, no? Hindi makapag-push, pero mas mabilis mag-farm si Matumbaman. Pa-farman niya lang naman yan. Yun nga lang. Pero typical build para dito sa Axe. Single stout shield lang to eh. Then nag-double siya. Ah, nag-double. Oh, yun, nag-double pala siya. Pero yun, uy! Ayun. Lang, ano yun? Nasibat. Nasibat sa puno. Lang, naipit. Patay ka agad yung try and protect or... Pero okay lang sa akin na siguro kahit matatlong beses mamaday yung try and dito. Basta masecure niya yung farm na acquired. Kasi acquired naman talaga buwat sa kanila dito pagdating ng mid to ano eh, late game talaga eh. Tsaka sa bagay, hindi rin naman ako matatakot dun sa ano, maski mapag-farm ng sobra-sobra itong ano, itong Mars. Kasi Mars nag-fall off din, di ba? Nag-fall off. Pero then again, magandang combo talaga. Honestly, magandang sobrang ganda ng combo rito ng ano, ng KF Esports Club. Dahil pag nakatama ng sobrang okay yung Arena of Blood, wala, nasa labas lang yung Nova, di ba? Yeah. Takbuhan talaga kayo. Tsaka pagdating sa Supernova, ang pangataw lang nila is I-coordinate. Pero maganda rin kasi. Kisipin mo, pag naano sila, na second skill na itong, na Fire Spirit sila, ng Phoenix, tapos nag-pop siya ng Supernova, pero nag-magnetic field, lahat sila may attack speed. Ah. So pwede nilang basagin, madali yung, ay malaki yung chance na mabasag nila yung itlog. Pag nag-magnetic field yung I-coordinate. Kaya pala. Na ganun pala ito, nag-battle hunger. Tsaya ano kasi... Wait lang. Patay ito. Paloy mo. Papuy mo. Okay. You did, sir. Patay did. Ang ganda nung pagkakakommit din doon static field. And ay, kasi, static. Kinetic field. And kasi yung ano, yung Supernova, hindi nakakabasag sa summon, yung mga summon units tsaka illusion sa ano, yung Supernova. Pero may exemption dyan eh. Yung Double Tempest. Yun lang yung ano, yung summon units na nakakabasag na ano, ng Supernova. Pero may na-weirdan talaga ako rito sa ano, ginawa. Magbata na hanggang siya, alam niya na ano to, na brood. Makakalasit yan, gulit nga ako, naglagay siya ng, pero okay lang din man, level 1 lang naman siguro yan, yung battle hanggang niya. Keso, tempo yung rate, spark rate. Pero tumama doon kay Milan sa Gucci. Pero ano ha, shout sa ating 318 viewers. Mm-hmm. Share nyo na yung stream natin guys, yung mga hindi pa nakapag-share. Let's do this mga sir. I-share nyo na. Let's and cover lang natin ngayon ay sa European qualifiers. Sa NA sa Focus Fire. NA sa Focus Fire. Si Kyle Chassi, Casey ata ulit. Kyle Casey. So ito, in terms of sa CS, of course, as expected, itong dalawang to mangunguna. yung Broodmother tsaka Axe talaga. Wolf Ryan J, shout sa'yo dyan sa Qatar. What's up? Johan Uya, rip prediction. Iba yung napredict ko rin sa EU, men. Iba yung napredict ko. Gambit ba ka sa'yo? Kahit ako yun, kung ano, papapiliin gambit talaga eh. Pero, kaso, yun. Ay, di Europe! Si Ice. Sa Europe, anong binet mo? Maski ayoko. Okay. Kasi yun yung logical choice eh. Oo, kasi on paper kasi mas malakas talaga itong KS Esports eh. Pero, Game 5 sa China. Game 5. But, buti na lang. Yun another Raid Fire Blast. Kinumit ng Raid King dito. Curry habulin. Napapuloy si Faded. Pero yun lang. Adaptive Strike. Pero napakagandang Patay si Faded. Field and Faded. Almost dropping. Ay, buhay pa. He's about to be down. Pero walang mana rin. Oy, nag-pop ng Magic Stick. Raid Fire Blast. Patay pa rin. Saba. Yung last right click. Na-dodge na waveform. Wow. Yun lungs. Well, babe. Dito kay Morphling. Yun lungs. Sayang yun. And
Doon mo may kita yung power ng Magic Wand. Talaga nagsasagip ng buhay. Ano, naka-double junction yung... Ayun lang, nasibat dito sa puno. Nasibat nga, Muff is dropping instead. Another kill secured by the side. Oh, malakas talaga na laner itong ano? Phoenix, early game. Maurot ka dito sa Fire Spirits eh. Sobra. Isipin mo ilang slow sa movement, ay sa attack speed. Ayun mo naman dito. Maganda yun sa ano, sa ranking tsaka sa ano, Art Warden. Sa Warden. Grabe yung ano, attack speed slow. JV, shout sa'yo man. What's up? Share mo na yung stream boy. Let's go. Ano na to eh? Eto na. Yung second to the last na qualifiers na wala pa nagka-qualify. Ang wala na lang representative per region, EU, even yung China. Yung China matapos na eh, game number 5. Tapos yung ano rin, NA, later this day. Mm-hmm. Ano yun ah? Yung pinindredict ko. Forward? Hindi, yung J-Storm. Ah, J-Storm, pero tanggal na ata, di ba? Tanggal lang. Prediction ba yun? Woo! Walang timamang aking prediction, mga sir. Azar. Pero matumba man niya. Pares lang sila lang ang gagawin dito. Farman lang. Blaine. O, si pasok J-Storm. Buhay pa. Ah, buhay pa ba? Buhay pa yung 500 ko. Ah, buhay pa nga. Pero buhay last kasi ng forward din ngayon eh. My God. My God. My God. King Argystock. Let's go. Shara dito kaya na Simon from China. Shara naman sumasakop dun. So, 6 minutes in, 3-1 pa rin ating score. Walang nakakalamang pero yung Axe dito nangungulit. Nangungulit ng nangungulit. Tinatangki niya para... Ah, para sa catapult. Sayang yung catapult eh. Mm-hmm. Vanguard na ata siya yun, oh. Oo. Oh, maganda. Ay, di wala pa. Pero pa Vanguard na. Nag-Facebook muna. Vitality booster na lang yung kulang eh. Sayang yung catapult at mga bes. Science. Mauuna talaga makakabasag itong Axe. O ano nagsasabi siya? Mm-hmm. Ano ba? Kasi guys, kailan strike ng DI? Ang group stage magaganap yan sa August 15. Agosto 15. Nag-Midas siya. Bibira lang ulit tayo makita ng Midas kaya no? Brood Mother. Gusto niya mag-scale. Gusto niya mag-scale mga Bessie. Kaya ganyan. Pero ano kaya yung gagawin niya dito? Ano kaya? Siya physical type o magbibuild siya ng ano, yung pampakunat sa mga ano niya, spider links. Pwede rin, pero yun lang. Kinaltokan si Kesu. Pero ang gandang God's rebuke, pero yung Axe wala na to, man. You're dead, sir! Pala ko! Hindi na ginamitin, wala pa lang mana rito yung Axe at mamamatay rin diba si Kesu. Sarap si. Kala ko mamamatay dito si Move. Pero yun lang. Grabe si action dito. From bottom to top. Misery naman nahabuli pero nakapag-healing sal. Pero nataga siya dito ni Curry on his Raid King. Nandito rin yung kanyang Samod Skeleton Warriors. May Raid Fire Blast to eh. Hindi na. Tagay mo, best. Sarap si. So, 4-3, 7 minutes and 41. Go-go niya pa. Go-go, harasin niya. Harasin niya, nangarasin. Pero may nakapag-reform out kagad yung Morph. And yung Morph ni Faded is out and alive. Shout sa'yo, Johan Huy, tsaka kay Napol Gatchalian. Sarap sa'yo, man. Medyo napapairapan dito yung Morphling sa may top. Hindi mo, ano, maaga mo ano, yung mga heroes dito ng, ano, ng Hippo Mania. Tsaka masakit talaga alahin nyo, ano, Disruptor sa, ano, sa early. Masyado kasi masakit yung ano, eh. Thunderstrike, eh. Nalakas mga haras niyan pag level 1 pa lang, eh. Uy, pero balik si Faded, healthy. Pero problema, level 5 siya. Reeking already has level 6. Mm. Pero na yun na, nakaskill na agad yung reincarnation dito ng ni Curry. On his Raid King Oleoric. Eto na naman tayo sa bottom lane. Raid King tuloy ah. Yung Trayan Protector kasama niya rito yung Arc Warder. Wala silang detection, wala silang vision. Pwede makikulit dito si Muff. Nakaano siya rito. Nature's Guys. Arc Warder na, medyo ano yung ano niya, lasit niya. Medyo hindi ganun kaganda. 25. 8 minutes. Nakipagano siya, nakipagbatukan. Speaking of batukan, nasibat, pero wala. Pero okay lang mag-rotate yung Axe. Walang problema mag-rotate yung Axe. As long as is may dala siyang TP para pag pumupush nung si Matumbaman, mapigilan niya. Ayun yun, may dala nga siyang TP. Tsaka naka-tower to eh, kaya walang problema sa kanya yan. Sa point ng game na to, hindi ganun kabilis po man, makapush ng lane dito yung Broodmother ni Matumbaman. Jax, ano naman talaga yun, space creator naman talaga. Hindi siya yung hero na pag-ano lang, AFK farm talaga. Gagawa talaga siya ng action. Axe ko lang yun. Pero best of 3 mga sir. Lower bracket finals, best of 5 yung grand finals for all grand finals sa lahat ng region niya, for all para sa lahat. Anyway, napaka-redundant ko doon. Pero buo okay na naka-Vanguard na to kaya ano yung pakialam. Vanguard, Facebook and going for ranked.
Di na talaga, eh, Trunkle today, Dagger. Dati uso yung Trunkle kay Axe, no? Ngayon, mas hindi, okay na talaga yung Faceboots, eh. Faceboots na talaga. Oo, kasi may armor talaga. Kailangan ng Axe ng armor, extra armor, so sulit yan. Tapos yung move speed, and of course, yung kanyang additional damage. Yep. So, makikita si Malan, may spark rate dito, yung ray, yung, oh my Uy! God! Oh my God! Pero dito yung Axe! Wala Patay siya ano. Dito. Boom! Ah. Easy kill. Nakul niya pa nga yung katapos nila, mamamatay yung train protector dito. Walang magawa, walang magagawa pa si Keso rito. And Haste Rune, makakakuha pa nga rito yung Axe. Axe going back to his lane. Pero yung Broodmother, nandito na, nagpa-farm doon sa triangle. Ayan. Nico Pepito. Yung... Marami naman pangalan. Nico, Nico Pepito. Shout out to him. Natin yung triangle niya. So, sakop niya tong area na to, pati ito. Oh, grabe. Pa-dagger na rito si ano, ha? Si Saber Light. Lightsaber. Star Wars. Ha? Another tower will fall sa side ng Chaos Esports Club. So two towers down, mid lane, top lane. Sa bottom naman, syempre hindi naman pushing hero nando sa baba. Tier protector 'yan sa Arc Warden. Arc Warden, tamang control lang sa lane para maka-may space pa rin siya to farm on that same lane. Midas na dito Arc Warden and Red King. Tapang ito. Wala kasi papatay sa kanya sa ngayon eh. Oy, ay, speaking. Oy, speaking. Level 6 nabata, na nabati mo ata. Hindi, nandiyan yung ano. Nandiyan yung ano, Trayon. Sige. Sige. Hello. Di siya makakalis dyan. Ayun lang. Tumama sa kanya. Ay, mamatay pata siya. Pero okay na yun. Oh, patay si Keso. Patay yung Nakuha Keso. Nakuha pa ni Supreme yung ano, yung kill. Matumaman. Re. Spark rate, ha? Makatiyan. Oh, kaso yung Flux, hindi naman ano mababawas kasi lagi may katabing unit to si Matumaman, eh. Hindi. Wala din kuwenta yung Flux. Wala man, eh. Sa CDC, ano, cover natin EU, guys. Kasi hindi natin nasimulan yan, eh. So, sayang lang, di ba? So, i-cover na lang natin kung yung mga games na nag-start pa lang para mas ulit. Pero kayo magalala, mamaya NA covered yan ng Focus Fire. And of course, yung EU Grand Finals. Kami bahala dyan. Meron tayo niyan dito sa combo. Pero yun, may sentry dyan, sir. Eto na si Matumbaman. Uhaw sa kill. Pero binrainsack na lang. Sure kill. Sure dead. Diffusal siguro after diffusal. At BKB na to. Siguro. Lalaban sila. They're gonna be fighting Chaos Esports Club going in sa 20 minute mark. O baka magaganim sa agad siya. Tiyan natin. Gandang glimpse. Gandang glimpse. Eto walang kwenta yung dive. Wala talaga. Boom! Pinalakol. Pugot ang ulo. Wala na yung Phoenix dito mga sir. Sa loob ng 12 minutes 6-7 ang ating score. Pero dikit in terms of net worth. Dagan na dito yung act. So, pwede na tayo makakita ng ano dito. Smoke gunk. Ngayon pa nga lang, wala siyang dagan. Saan-saan niya? Ayun, smoke na. Nag-smoke na dito yung Disruptor. Takot yung action. Mawawala lang siya ng mana. Pero, di ba? Berserker call. Extra armor. So, wala na. Nabusan nga lang siya ng mana. Yun nga lang. Kit no na. Ang kit ng ano, no. Yung ano, yung armor ng ano ng Treyan. Ah, yung immortal. Living armor. Wala ko noon, sayang no. Pero anyway, planong mag-push nung Chaos Esports Club dito sa bottom lane. Three heroes from on their side. Nandito pero ayun na, natakot sila. Play safe sila talaga. Ayun nila mag-commit. Parang yung kakilala ko lang. Sino mo? Ito ba ito ba? Hindi. Ah, ang tumamuan, nadidisplay niya yung smoke. Oh, ay, kumagat! Nahuli rito! At yun na nga, may hindi nga ginamit yung ano, static storm. Pero boy, ito, ang kunat. Pero yung nalaman sila rito. Naku, nakapag-insatiable agar, papatay na tong Axe. Pero ang kunat pa rin, boy, parang walang damage eh. Oo nga, ang kunat. Walang damage, boy! Ay, nag-change target ulit si Matumbaman, ha? Ayan na, pero Supernova pinakawalan dito at mamamatay yung Trade Protector. Susunod yung Axe ni Saber Light. At ito pa, tunay na kaibigan, yung Tempest Double. Ah, Tempest Double. Pero medyo, ang kunat ni Matumbaman dun, ha? Ang tagal niya eh. Ang tagal na... Space is our quarter. Aha. Sige, makipagpatayan. Ayun, patayin niyo yan. Patayin niyo na lang ako, magpa-farm lang. Same goes for the Raid King. Pero Defusal Blade TP out si Senny. Senny is safe and sound, going back to their fountain. Yasha? Ano to? SNY? Okay, SNY nga siya. Ay, hindi. Ano, manta. Pang-debuff pa lang. Oh, ano, okay. Ng overgrowth. Tama lang pala. Tapos may CDR naman tong Broodmother. Level 15. Ayan. 20%. Tsaka manta style. Siyempre, pag melee ka, 30 seconds lang. Eh. So, medyo mabilis yung cooldown. Ah, CDR nga kinuha niya pa tong baman. Yung worth, makikita. Magpanggap tayo, kunyari, hindi siya nakikita.
Morphling magmamanta rin. So, pan-debuff din ng ano, overgrowth. Pero naka-attribute shift to, so wala siya problema dyan. He'll be back farming on the triangle once again. So, Matumba man, same thing. Tamang farm lang sa kanilang neutral jungle. Daman, face boots, tas soul ring. Pero may siya, item na ba siya? Pero baka maganda siya dito, Dagger, o kaya Vladimir's. No. Pero shoutout dun sa ano, kay Kuya kanina dun sa ano, Food for the Gods sa Mega Mall. Grabe, sarap nung masaya sa akin. Solid, solid. Tsaka ano, foot reflex yun. Tsaka may back kano? Massage. 750. Ah, 650. Hmm. Solid. Ano yun, 1 hour and 15 minutes. Pero glimpse na gamit. Up! Ray Fire Blast. Yala. Bag. Aha! Bag. Wala na. He's boom. Dead. He's dead. Out and dead. Hindi na siya mag-boots. Oh, pag Brood Mother, di naman talaga binuboots yan eh. Ano yung takas ang move speed niya sa speed web. Oo, hindi na kailangan i-boot yan. Practical choice. Practical choice po kasi. So, Muff on his Trend Protector, naka-bangers lang. Nandito na naman si Faded on his Morphling. Eyeing, still eyeing for that tier 1 dito sa middle lane. May tower na ba sila? Wala ba silang tier 1 tower dito mga sir? All tier 1 tower still up for the side of Hippomaniacs. Trient kasi. May trient eh. Living armor, pero yun na naman. Bosset talaga, yung defusal blade. Oy, Arc Warden, tutulong. Oy, Arena of Blood, nahuli yung mga Cortino. Baka Arc Warden. Yun lang, patay ka mali yung Arc Warden. Mali ka ng no. Mali talaga yun. Raking is here, pero wala na siyang dadatnan. Sayang, wala doon yung Disruptor. Prone pa naman siya dito dahil mas na mapasok ko sa Arena of Blood, wala naman siyang kawala dyan eh. Wala naman siyang skill na pantakas dyan. Finally, nakakuha sila ng tower dito sa bottom lane. Dapat siguro pinang-TP niya lang dun sa mimit is yung ano lang, Double Tempest. Ang cute ng ano, nung kinuha yung Berserker's Call, nung Axe naka-replicate siya rito. Pero ito na naman tayo, magbabalik tayo dito sa middle lane. Push lang. Yes, Esports Club, going and pushing. Wala na kaagad yung ano, yung Living Armor, Burato. Tama tong ano item na to para kay Azo Dagger. Para pag nakita niya lang, pag, basta makita niya yung Arc Warden, mag-ano agad siya, magkakas ng Arena of Blood. Yeah, i-go-go niya na kagad yan. Pero shoutout kay, ano, kay Leo J. Bello. What's up sa'yo, man? Share mo na yung stream, boy. Ano ba yan? Nakihina naman namin sa'yo. Tagal mo na viewer dito eh. Ay, mga dyan, wala bang mga ano, si Errol Badge. Ano ba yun? Yung ito, eh, kaya yung si Daniel Clark. O, di ba? Kompleto yung badge niyan. Star lang ang kulang. O, di ba? Pero hindi required yung star. Pero share nyo lang. Okay na yun. Naman, tas tayo nga dito si Broodmother. Okay, next item niya. Sa tingin ko, maganda na Lefire. Lefire nga. Sa tingin ko, hindi niya pa naman kailangan ng BKB dito eh. O kaya pwede siya mag-Skadi. Skadi Butterfly. No, nakita nila yung Raking, oh, patay. Patay na naman yung Arc Warden. Nas patay. Oh, gandang spear! Ay, pero... God, yung spear. Pero Misery Wolf Wall. Patay pa pero walang pakialam yung Axe. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ninyo lahat. May Tempest Double pa, tandaan natin may ayun, Raid for Flash. Oo, oy! Na-dodge. Pero may na-glimpse back dito yung Mars ni Kes. Papalag si ano, Matumba man. Uy, pero merong OG or Overgrowth ginamit yung Trail Protector. Papalag yan, papalag. Out na sila. Wala na, wala sila magagawa dyan. Naka-insatiable hunger dito yung... Pero kailangan niya mag-ingat dyan. Oh, sidestep, sidestep. Pero patay ata itong si ano, Matumba man kanina ka pa. Makulit ka pala, Cole! Oh! Ay, buhay pa! Pero may glimpse. May glimpse. Walang mana yung Axe. Walang mana yung Axe, guys. Delicious. Grabe yung space na ginawa ni Matumba man doon para kay Morphling. Delicious. Aha, mag-AC siya. Wow. Ang ganda nung defusal. Wala magawa yung Axe. Oh, kasi kahit ma-call ni Axe itong Brute Mother na maraming kasama yung spawn spider links, mauubusan siya ng mana eh. Man. Mag-AC nga siya rito kaagad. So, para mas mabilis yung ano. Na makapag-push. Bro, abis yung map nung buman doon. Minor armor. Mag-easy nga siya dito. Ayan na. Paskadi na ito. Mantas kadi na bubuhay niya dito. Hindi mo na siya mag-ano ah. After a month, mag-BKB. Actually, okay din naman maski ano siya dito guys. Maski hindi siya kagad mag-ano. Or mag-linkens. Pwede naman kasi i-dodge ng manta yung ano yung glimpse. Tsaka ano kasi, sanay ko, siguro mamaya pa. Siguro fourth or fifth item. Pag may... Siguro pag nagkaroon ng Hex yung Arc Warden, baka sakaling mag-ano siya, Linken Sphere.
Pero sa ngayon, hindi niya na muna siguro kailangan. Yes. Shared ni Boss. Ayan, oh, di ba? Thank you, Leo. Shout out sa yes, yes. Nakita kayo sa Gatakol. Pero ito na naman yung Arena, Arena of Blood. At yung Nova. Yan ang Nova. Pero may bubble sila rito. Pero nakukubos ang buhay ng mga players ng Hippo Maniacs. Walang nagkakamatayan. Sumabog ang Itlog, Tempest, Bobo lang. Oy, lumaban, namatay ka ang Jibane Elemental. Pero ito pa, pumasok si Batupa man. Muff will be taken out. 1-for-1 exchange dito mga sir. Walang mana yung Raid King. Nako, si Curry. Oh, si Curry, you're dead, man. You're dead. You're so, so dead. At yung Reincarnation na Pop. Ayun na naman yung Raid Fire Blast. Nahuli rito yung Morphling. Pero takot sa Raid sa Brute Mama. Tuwing Keso pumasok, God's Rebuke. Nagamit na rin pero may defense. Gandang bubble, ah. Meron dyan yung Morphling. Nako, patay ito. Patay sila. Boom. Rito. 3-4-2 and that will favor Chaos Esports Club. Yep. Ah. Medyo hectic yung, medyo magulo yung teamfight na yun. Pero in the end, nagawa ng Chaos Esports yung nila Wombo Combo. Arena Blood plus yung Ikay, yung support na ba? So, well played. Actually, parang ano nga yun, guys. Eh? Parang 4-4-3. Kasi yung second life ng Raid King. Tsaka overgrowth dito ni Trient, wala pa masyadong follow-up eh. Kasi itong Arquard, wala pa masyadong damage. Wala pa mga ibagbakbakan. Hindi, tapos itong static storm, hindi pa ganun kaganda yung static storm kanina. Itong Raid King, kulang din sa item, di ba? Kaya medyo off pa yung ano, yung follow-up dito sa overgrowth. Maganda yung overgrowth ng Trient eh. Talang kinulang lang sa damage. Tsaka nabubusit yung Axon sa ano, sa defusal blade nung ano. Mm. Even itong Arquard din. Sa tingin ko nga, itong Arquard din, kailangan niya ng Go Scepter eh. Yeah, magandang choice, no? Go Scepter is actually a good choice din para sa Arquard din. Pero pag sa tingin ko, pag nakita ni Matumba man na mag-Go Scepter to Arquard din, Matic mag-ano yan, Nullifier. Para mayari siya dyan. Gusto ni Mato mag-tia? Gusto niyo makalaban yung Liquid Man? Yun lang yun. Sarap makita sa main stage. Chaos versus Liquid. Tapos magsishakehands sila. Magsishakehands? Drama. The drama. Oh, the drama. The drama again on TI. Parang every year magkakaroon ng drama. Mawapa, mawapa ano ka talaga, Chadwick? It's getting spicy. It's getting spicy. It's getting spicy. So 13-14, 22 minutes dito sa ating game number 1. This is the best of 3 series. Shout out sa inyong lahat sa ating 400 viewers. Ah, Power Girl? Uy, nahuli pero may... Wala siyang manta, wala siyang manta. Ginamit niya eh. Oh my God! Oh my God! Yun lang! Ganda na presence of my Nitrient. Alam niya kasing ginamit ni... Nag-farm eh, no? Oo, ginamit ni Morphling yung manta niya pang farm. Ayun, nakapitalize agad ni Trient. Walang pang ano, pang tanggal ng overgrowth. Kaya matik kilagad yan. Nakakuha yung invisibility rin si Misery. Naghihintay if there's gonna be anyone. Pero nascan siya rito. Naspatan siya rito mga sir. Iniisip nila, nasa rush. Eh okay. Nga, nag-smoke din kagad dito sa side ng Hippo. Pero ano, wait lang ha. Medyo delikado to kung sa Chaos, kung papalag sila. Binibaint sila. Eh na nga, oy! Nakol! Wow! Nakol! My God! Nakol! Nahuli rito! Palakol ginamit kagad. Naibit din si Keso. Keso will be dead as well. Wala silang vision din, ha? Nani? Pero grabe yung call na yun. Two-man call. Nani? Nag-curious lang. Sete yun. Nag-curious lang ako. Ba't nag-i-stay sila dun sa position na yun? Nani? Nag-digit sila eh. Ewan ko ba? Ewan. Hindi ko alam. Ba't nag-i-stay sila dun? Okay lang naman mag-stay. Siguro bake mo yung ano. Yung, pero sa high ground. Sa high ground ka mag-i-stay. Eh, kaso nasa ano sila eh. Sa low ground sila eh. Into 14, 23 minutes mga sir, almost 24. Binagsakan kaagad ng static storm eh. Hindi niya kinuha attack speed ah. Siguro iniisip niya kung kunin niya attack speed, mas mamayari siya dito sa Axe. Kasi laging magpo-proc, mas masakit yun dahil sa blade mill. The more na mas malaki attack speed mo, mas ulit yun sa blade mill tsaka sa counter relics ni Axe. Kaya siguro kinuha niya nilang spider damage. So, hindi naman makakatuling na yung pag nag-push sila. Tama lang. So, 16-14 pa rin. Ayan ang ating game. 2K gold lead. Konting advantage for Chaos Esports Club. Ayan, protector. Okay. Hindi muna siya mag-escadi dito sa Morphling. Mag-gun muna siya. Shotgun. Ethereal ba o butterfly? That's the question. Pwede siya mamili kung ano doon sa dalawa. Pero, para sa akin, mano. Anong mas maganda shotgun? E-blade talaga. Patay ka agad dito yung ano? Yung Arc Warden. Para Arquarden, admin na siya, Mjolnir. Medyo late nga lang yung Mjolnir na ito kay Arquarden.
Dati ba? Oh, alam ko si Keso naglaro din ng Honyan. Sila ano, sila Honey. Sila Honey. Si Keso, sila... Si Era. Si Era, si Limp. Si ano, No Tail. Ah, No Tail. Si Fly. Yan, si Moon Meander. Si ano, si Zai. Si Zai, si Limp. Si... Swindles. Ah, yan, Swindle Lemon. Saka si ano, si Kyle. Ah. Si Kyle Swindle Melo, saka yung utol niya. Si Zifrick. Yung mga nag-hon niya. Marami nag-hon na nag-transition na sa Dota. Sinusubaybayan ko kasi mga yan kasi dati nag-hon din ako. Ang naiwan nila na makilala ko, si ano, si Angry Testy. Nag-i-stream pa rin sa Twitch ng hon. Oh? Hanggang ngayon? Siyempre, favorite hero, Flint Beastwood. Ano ba nga ba? Pero ito, Rosh, ang bilis makakuha ng esports. Kahit na walang ano, medalyon. Isip, and maganim sa God, okay. Ganda nga mag-aganim dito sa Brood Mother, ang daya. 20 ano, charges sa kanyang ano, spin web. Grabe yung global presence na Brood Mother pag ganun. Okay, pero sa mga tao, shout sa inyo, sa 400 viewers natin, what's up and hello. You're watching Wombo X Combo, European lower bracket finals, best of 3. Game number 1 pa lang to, ba't ba mapapasok kung yung Tempest Double? Yung Axe nakabang, thinking about it. Pero mahirap. Nasa likod din dito yung ano, yung teammates si Matumbaman. Pero yung teammates niya rin naman nagpo-push. Daya, ano? Oy, si... guys, sa mga hindi pa nakapag-share, share nyo yung stream natin. Let's go! Si DR, tas may, ano, Manta style sa melee. 24 lang yung, ano, yung cooldown. Medyo OP nga. 14 seconds na, ano, na downtime. Kinuha yung cooldown. Ay, kaso, naku, initiate na siya dito. Bait lang pala yun. May tutulong dito. Pero Arena of Blood, naka-ready na. Ay! Na ka. Label na bomb. Eto na rin Supernova. Daig pa. Patay itong si Sedi. All-star for season. Patay ito. Oo, grabe yung bait ni Matumba man dito. Hinihintay ko yung... Hinihintay lang nung Mercy yung mga mag-TTP. Keso just waiting for the right moment. Hinihintay lang din ni Matumba man na maging greedy itong Axe na mag-dagger call dun sa mga atoms niya. Ito pa yung Morphling. Morphling nag-replicate yung Raid King. At si Milan, naka-Sunray. Burado sa mapa yung Raid King. Round number 2, Reincarnation. Let's go. Nag-Glimpse back, makulit ka. Nag-Manta, pero waveform out again. Pero may bubble na ginamit. Pero Tier 3 Tower is about to fall para sa side ng Hippomaniacs. At eto na, exposed lang kanilang rocks. Singles for the Shrine. Ayan, kukunin nila to. Wala na silang pakialam sa nararamdaman ng Hippomaniacs dito. Ayun lang yung Tempest Double, makukuha pa nga. Walang pakialam si Matumba Dako, man. Kailangan na magigingat yan. Uy, let's go. Supreme going in, pero Sunray. Patay, Dark Warden. Dark Warden nga. Sober nag-overextend. Pero yun lang, hindi mag- Uy, pero nahuli rin si Matumba man ha. Pero problema, uy, tananakit sa Spirit Vessel ha. Nasaan ang follow-up mga sir? Pero Manta style. Pero another glimpse, kukomit naman nila rito dito sa Broodmother. Broodmother is walking away to safety. Ababak naman. Lakad mayaman yung side ng Chaos Esports Cup. Ay, mag-ahabol. Smoke, gusto nilang umabol yung Raking ni Curry. Pwede sila mag-fake back dito ha. Ayun na nga, fake back. Ayun na, ayun nga, fake back. Tatlo na huli sa loob ng arena. God save yung nagamit. Mamamatay rin si Zeni. Zeni is out. Wala na rin yung Terrain Protector. Course na lang yung naiiwan nila sa inyong Hippo. Ay, Warden. Dieback. Dieback. GG na to. Mukhang matatapos na itong ating game. Yung Axe lumalapit pero Supreme. Supreme, you're not Supreme, sir. Saberlight. Mamamatay na rin pero napakagandang go, Sef. Pero actually, ginamit yung kanyang E-Blade. Pero yun lang si Misery. Patay din. Pero Curry nakakuha sa backline. Kinarati sila rito nung ano, nung Skeleton Warrior! Ang sakit, ang sakit! Oh my God! Back! Triple kill! Ba? Curry mga sir! Matumba man! Pero yun nga lang, wala nang mana rin si Curry on his Raid King! Raid King! Patay na rin dito mga sir! Oh, pero grabe, si Curry naka 3 points! 3 points for Curry, oh, triple kill best pa rin ha! Ang skulat ng Axe eh! Ang tagal kasi ng Axe. Oh, ang tagal din na mapatay! Pero yung Axe dito, makapag-regen, nandito na rin yung Terrain Protector, so makakapasok sila. Pero dieback, sayang. Dieback yung Arc Warden, ano? And, pero nanginayang dito sa Chaos. Dieback na yung Arc Warden, pero hindi sila makakapush. Anong isayang nun? Window of opportunity para makatake ng Roshan, ay, ng, ano, ng Barrax. Pero, naka-triple kill kasi itong rating. Sulit sa rating niya, sobrang sulit na. Sayang. So, anong kinuha niya? Spider Health, okay. Hindi niya kinuha yung Insatiable Hunger, okay. Iba yung plano niya rito. Okay. Iba siyang plano. Ever doubt, Matumba Man's Good Mother. Naming spiders? Ano ba yun? 16, no? Tinong naman. Ano ba naman yun? Ano yun? Grabe.
Tagalog 16. Paboritong numero ng kakilala ko. Dami kong kakilala. 20 to 21. Di man lang, di man lang pina 18? Hindi. 16 lang? 16. European qualifiers to mga sir. Ano ba? Meron ba kayo? Hippomaniacs kayo sa Esports Club. Ayoko, 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 ayoko. BKB naman dito yung Morphling. Ah, BKB na yung Morph. Aha. Uh-huh. Kailangan din ang Morph ng BKB rito. Shiba's guard dito sa Phoenix. Sobrang tama na Phoenix. May ano kasi may GPM tayo. No, may GPM kasi. Oh. Napag nakaganims. Waiting libre, yung, ano, libre web. Waiting yung TFT, yung The Final Tribe. Nagihintay na lang. Alam ko, gagana yun eh. Kim Broodmother, pag nag, kinuha niya yung ano, yung Morph Target Allies, tas nakaganims yung Morphling. Pwede niya mo ano mag-spawn din ng ano maraming ano ng web. Kaso kasi pinaka-max lang talaga nito is 8 eh. Yeah. Yan. So, yan. Ang next after ng EU qualifiers NA. Pero i-cover natin sa Focus Fire Gaming mga sir. Mamaya mapapanood sa Focus Fire Gaming. Yung EU qual I mean EU NA qualifiers. Ah, 20 pa lang. Okay. Siyempre, kala ko kasi 8 pa rin eh. Ang marami ka lang charges ng ano, charges na spin web, pero pinaka-max lang talaga na pwede mong maiba to is 8. Pero hindi pala. 20, mas nadamay din pala yung ano, yung tag dito, yung pinaka-max na max charges ng spin web na pwede mong ikas. Madadamay din dun sa ano, 20. So, ang daya talaga. Pero grabe oh, 20 to 21, dikit sa kill, pero siyempre. Dumikit pa nga eh. Siyempre, lamang sila sa tower. Kaya ganyan kalaki ang kanilang gold lead. 10K, makikita pa si Senny. Senny habulin magagamba. Aroy, aroy, aroy. Yun lang, ginagamba, pero napakagad ang bubble. Ginamit yung Spear of Mars, pero naka-Crimson Guard. So, hindi nag-take effect yung physical damage. Curry, nag-glimpse, ha? Curry wants to go in. Supernova, ginamit sa backline. Supernova, sumabog. Pero hindi tinamaan si Curry on his raking. Hinahabol siya dito ng mga gagamboy. Pero mabubuhay pa rin dito yung raking. Hindi na pop yung reincarnation. Makapag-defend pa sila ng mid-racks. So, sobrang solid na for the side of Hippomaniacs. Ang dami nilang kinumit, ha? Actually, pwede. Tsaka ito, yung Phoenix na pa-first na mag-ano, mag-supernova kasi nag-glimpse back siya eh. Tapos nagtayo ba? O nagtayo na Static Storm, kaya napilitan siya mag Supernova. So, parehas na ultimates na gamit. Nag-Radiance ba itong Raid King? Radiance. Oh, Radiance. Okay. Pa-ace Radiance na. Albert. Nag-iiwan na lang siya rito ng ano eh, ng buyback. Yun lang yung reason kung bakit wala siyang binibili, pero misery. Misery on the tree line. Pero sa tingin ko, okay na, bilhin niya dati eh. Kasi may second life naman siya eh. Uy, misery! Nagpapismo, alam nila yan. Nag-Nature's Guys pa nga! Nag-Nature's Guys pa nga! Yung Broodlings nandito na rin. Nag-blink dito yung Axe. Pero yun lang! Turi! Tumama! Arena of Blood ginamit. Pero may Sunray for the sustain. Misery is naku, dead! Yeah, pero may nag-glimpse. May naiwan. Supreme still alive and kicking mga sir. BKB pinap ni Kesu. Kesu mag-out. Mag-out na rin dito yung kanyang teammates. Wala na silang napala. Nandito yung mga Broodlings ng Broodmother ni Matumba Man. Iramamarcha niya na lang daw dito sa loob sana ng Rocks. Pero nandun yung Axe, oh. Wala na, end na kagad. Ang ganda naman ng ano, nung tag dito. Nung fina-focus fire ni Broodmother na matumaban, which is yung Arc Warden. Arc Warden. Problema lang, wala siyang pang-cancel ng TP. Wala siyang basher, wala siyang nullifier, wala siyang hex. Pero kaya tinipian na siya ng mukha. Kaya kung may nullifier nga siya rito. Pero ayan, may hex na siya dito. O yun, magandang item din. Hindi pampigil na siya sa mga TP. Quick cast. Wala, I mean, wala ba, walang animation yan. Insta cast, kumbaga. Tsaka kailangan niya rin na ano, nung kahit pa paano ng mana regen eh. Eh, mana regen, okay din. Mm-hmm. Ayoko niyan, ayoko niyan. JR Sancho, shout sa'yo dyan sa Negros. Saan yan? Negros Occidental? Kababayan ba? Ilonggo? Ilonggo! Shout sa'yo dyan. Unasang kaman. Unasang kaman. Unasang kaman. Pero KS Esports Club still on the lead. Nasa kanila pa rin yung driver seat dito sa ating game number one. This is the lower bracket finals, best of three. Tingnan natin kung sino magwawagi at magtatagumpay at susunod sa side ng TFT para sa grand finals dito sa ating European qualifiers. Roshan, ano, mag-up na in 2-1. Yan. Naka-bangers na nga sila up dito. Up na yung Roshan dito. So,
Sakto naman yung smoke ng Hippomaniacs, pero ganda rin kasi positioning ng batong baba. Broodlings versus the Skeletons. Hindi kaya ng ano? Hindi kaya ng Skeletons. Hindi talaga kaya. Nga, Glimps, may nahuli! Keso nahuli rito ng Raking, mga sir! Keso nag-pop kaya ng BKB! At yung Arena of Blood, pinakawala, eto na rin, boom. Supernova! The combo from the side of KFC Esports Club! Nandito na rin yung Fiend Scream from yung down, down! Make it 3 heroes down. Namatay yung Phoenix dito. Nag-buyback yung Trey Protector. Pero wala silang Arc Warden. Na-control. Na-kind yung ranking dito, mga sir. Sunray na gamit na Hex. Patay na. Blink out nakakad yung Axe dito. Dahil wala na siyang gagawin. And that will be 3-4-1. Ayun naman. Gawa naman nila yung combo. Although, na-pop yung egg. Pero still well played na rin. Maganda kasi na marami naman siya na ibigay na damage dun sa ano, supernova niya kahit na namatay siya. Sobrang ganda ng supernova dito. Wala na talaga sila magagawa. Even the bubble itself ng Arc Warden. Siya talagang pwede na makalabas dun sa super sa Arena of Blood. Itong Axe kasi lang siya lang may BKB. Ito walang BKB. Lahat sila walang BKB. Bukod lang dito kay Axe. Sabi ni Angelo Roa, shoutout kay Jules ko. Shoutout Boss Carl sa akin, tsaka kay Messily Shabok. Sabi ni Justin Anthony, the mo kamunita. Shoutout Lodi from Digo City, kasama ko si Queenie Jowa ko, nanonood. Sabi ni Dexy Kim Camanya de la Serna. Ilonggo doon si Aiden yan. Shoutout sa'yo, papi. Maayong gabi sa'yo mo. Shoutout naman, sir, watching from Cagayan de Oro City, si Taboko Irons McClouse. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Share nyo na stream. Grabe guys, ang dami pang dinapos. Sina-shoutout namin. Share nyo na yung stream. Let's go. Mm-hmm. Isang share lang. Masaya na kami. Oo. Masaya ako nakakita kung may mga badges kayo, mga sir. So, ito na nakakatawa yun. Mars, may BKB and going for Desolator. Actually, 7 seconds na lang yata yung BKB niyang Mars eh. 7 ba? 8 pa. Ah, 8 pa. Okay. Dalawang pwede siya pa lang nga. Uy, pinakulong ang sinong kinol. Pero, uy! Nagkamali ng Ligang Pinasuhan. Nahuli! Nahuli yung Morphling dito. Pero may catch ba? Wala na. Disengage na lang dito yung side ng Hippo. Out na sila. Nakuha na kagad yung Aegis. Hindi man lang nila napakinabangan. Matuma man trying to run. Trying to go for the mid-rax. Hindi niya man lang naman ta dash. Uy, pero yun lang. Saberlight. Uy, Saberlight nahuli rito. Pero nakapak ng BKB. Fanscript nakakomit na rin. Is there any way? Arena of Blood. Eto na yung KSE Esports Club. Supernova, pinakawala nila. Matumba ba? Diyos ko! Wala ng Axe. Wala na rin Trayer Protector. Nag-buyback na rin dito yung Axe. Sumabog ang itlog. Pero makukuha na nila yung first lane of Rax. Di pa! Oh, di bubble! God. The bubble! Nakakomit na rin! Pero nakabangan ng Nightmare na gamit dito sa Raid King. Pumasok na naman yung Axe. Yung Axe nasibat sa baba. Na-hex up din siya rito, mga sir. Keso is dropping. Keso is about to take out. Pero pinaka-importante rito yung Arc Warden na magpakawala mga ng bubble dito. At the first time yung kanilang sarili. Gamit yung Hurricane Pike. Naku, Saberlight! Saberlight patay! Dieback. Dieback yan dito sa Axe. And that will be 2-for-1 pa rin. Nasibat ba? Oh my God! Terry, walang mana! At may nanapop yung kanyang reincarnation dito, mga sir, mga ma'am, lalaman pa rin sila. Curry, naka-spirit vessel, hinahabol, bubble na pop, e-blade na higamit, TP out na lang dito. Oy, nakansin ang attack strike, another defensive force up. Pero Senny will be still taken out dito, mga sir. Fortnite still alive and magpo-focus na lang sila dito sa isang Rax. Na-dodge pa nga ni Matumbaman yung Raid Fire Blast, pero another glimpse, mauhuli mo si Matumbaman. Easy Hex, may Sunray pa! Sustain, na-sustain, pero hindi Reblade na gamit. E-Blade pa! Dito, mga sir. Pero patay sa Magic. Arena of Blood, Diyos mio Marimar, wala silang pang cancel dito. Naka-BKB, takbuan talaga palayo. At TP ng mayaman, BKB, TP. Pero grabe ha, kahit na yung Chaos na burn agad yung Aegis na Morphling, still nakabasag na ano, na mid, full lane of Rocks sa mid, wow. Pero tagal na tingin pa yun, parang tagal sa mid Rocks. Oo. Dalawa nag-buyback dito sa Hippomaniacs, dalawa na namatay dito sa ano Chaos. Ito lang si Bane and si Matumbaman. Pero shout sa ating mga viewers, Edward Carido, Arcream. Pero ang ganda kasi ng ginawa ni Morphling, kinopya niya yung Axe. Nag-waveform in siya sa Arc Warden para may Fiend Script. Akala ko makukuha pa si Misery, pero pumasok. Gandang ultimate ng Static Storm into Kinetic Field, pero walang follow-up. Yun na yung Overgrown, medyo na late. Nasa nag-damage? Eto na yung Arc Warden. Kararating pa lang.
At nag-Icarus na yung DD Phoenix ni Milan, pero wala silang nakuha. Wala silang nakuha ang kill doon. Axe still dead. Broodmother is also on. Finally, Bane and Mental dropping. God rebuke na gamit na dito sa Skeleton. Pero yun na, napop yung Linkin Spear ni Morphling dito. Pero sila naman daw mag-push, man. Sila naman. Kanina pa kayo eh. Kami naman. May bubble Desolator na dito yung Mars. Required din magmamanta. Manta, okay. Nilamanan yung ano, Tempest Double. Nainis. Nag-Hurricane Pike. Pa-shout, boss, watching dito sa Yangsan, South Korea. Ang dami rin namin Ilonggo dito, boss. Yeah, shout sa'yo, man. Ganyan talaga, Mir. Nakakuha pa nga ng bounty to si Curry. Azar. So tatlong bounties nakuha dito ng ano, HM ng Hippomaniacs. Shout kay Aizen. Huwag kayo maniwala dyan. Huwag kayo maniwala kay Aizen. Ay, ano, Aizen, baka naman yung Ember. Inintay ko nga yung ano, yung bibili pa siya. Ganyan ako kahina kay Aizen. Oo nga eh. Wala. Ben? Ganyan, okay lang. Okay lang. Baby boy. Sige, okay ano lang, baby? Aizen. Okay lang, men. Baby boy, baka naman yung Ember dyan. Ayan, si Aizen, huwag yung paniwalaan yan. Walang BP, huwag kayo maniwala dyan. Walang BP levels na 24 levels. Wala. Mahina na ako kay Aizen. 40 minutes in, 25 to 29, 17K gold lead para sa side ng Chaos Esports Club. Yan guys, pag gusto nyo magka-kotse, PM nyo lang yan, Aizentan. Namimigay ng kotse yan. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Kasi ano eh, walang BP levels nga eh. Toy car pa. Oh, naka-stream mo sa page na eh. Okay. Ako yung nga pala, mag-birthday na pala to, no? Ini-invite tayo niyan, di ba? Hindi, wala. Mahina tayo dyan kaya. Mahina tayo dyan kaya, Aizen. Hindi ko alam ba't sinashoutout pa natin yan eh. Pero to, ooh, Milan, may Aghanims. Aghanims Scepter sa sino kaya? So may pang-save siya. Aha, sino kaya sasagipin niya dito? Morph. Interesting to kung sino. Oo. Ang tanong, masasagip niya ba, di ba? Meron natin. Sila. Uy, nag-BKB na! Hindi tinamaan. Yun ooh, lang. Naku, nakahit yung BKB. That's a problem, mga Sir Faded. Wala siyang BKB. Alam niyang nakapag-BKB. Keso going in. Nightmare up dito yung rating. Kumasok na agad dito yung Morphling. Pero may Gleeper Keep ka agad dito sa Senny. Napak yung kanyang Lincoln Spear. BKB. Pinalagan. Lumaban. Eto na ang Phoenix. Kinuha rito yung Morphling. Mga Sir, nasalong siya ng itlog. Glimpse back agad. Turn will be hit dito Supernova. At buhay na naman sila. Rain parang napakaaga na ano yun, na Supernova. Shadow maaga ha. Oy. Pero mapasok dito si Maiden. Adaptive strike, ginamit. Anyway, for main, yun lang. Eto na, round number 2 para sa Rain King. Keso going for the Arena of Blood. Napakaagad ng PN skip coming for Misery. Pero wala na to mga Sir. Hindi ko alam kung anong gagawin nila rito. What's the answer to that problem? Dieback nga rito agad yung ranking. I think GG na to. And may sustain pa yung si Milan on his Phoenix. And this is it, Pansit. 3-man down, making 4 heroes out sa side ng Hippo. And KS Esports Club, they will clinch the first win dito sa best of 3. How will you win? Binigay nyo yung ano yun. Binigay yung proof. Grabe. Nung time na nagkaroon ng Aghanims tong Broodmother, doon na nahirapan na makalabas sa mapa tong Hippomaniacs. Kasi sobrang kontrolado na ni ano yun, tumbaman yung mapa eh. Pero di pa nagko-call ng GG ah. Hindi, wala naman nag-call ng GG. Pero ano na yan, rectine nila yan, wala na magagawa. Trayon dyan tsaka Arquarden eh. Okay, kung sobrang form nung ano, pinatatagal na lang. Pinatatagal na lang. Pinatatagal na lang nila to mga Sir. Walang sagot sa tanong. Bakit ka mahal na? Ginamit pa yung 45. Uy, nag-buyback lang ka, mag-buyback pa yung rating, men. Pero for what? For what? Bubuso pa rin, ha? Sige, lang, ha? Si Bat. Yan yan, GG will be called. Dito by Hippomaniacs. So, grabe. Etong si ano? MVP, natumba man. Shout kay Christian Abranilla Villaflor. Grabe si Mabat. Pero, parang sa tingin ko, parang maganda rin ibigay kay Keso. Yung alin? Yung MVP. Grabe si Keso eh. Yung ano niya, yung first one lagi na ano, yung Arena of Blood. Tsaka lagi pag nag-easy Spirit Mash siya, laging automatic stun. Pero MVP kasi ng mga tao dito, yung Brood eh. Sure ako eh. 100% sure MVP rito yung matumbaman Brood. Pero dapat ano yan eh? Keso? Okay. Grabe 90% to. Mm-hmm. My God. Grabe.
damage output ni Matumba. 46k. Mm. Pero si Milan, so, 40k ah. 40k sa Phoenix. Hindi kasi ano, masakit talaga yung ano eh, yung Phoenix na support eh. Kaya ano, walang nabasag na itlog. Hindi, meron, meron. Isang best lang. Isa, dalawa. Pero grabe kasi impact ng Phoenix, kahit sabihin mo lagi napapap yung egg mo, yung damage pa lang nung, ano, nung Sunray, nung Fire Spirits, tsaka yung Icarus Dive, masakit na eh. Na kahit na mapap yung egg mo, basta mabitan mo lang yung tatlong skill na yun, okay ka na eh. Okay na yung contribution mo sa teamfight eh. Pero yun na nga yung ating kwento ng game number 1. Pero may game number 2 pa tayo. If Hippomaniacs wins, they'll be forcing game number 3. Pero kung mananalo si Ise, they'll be fighting TFT para sa Grand Finals for the European Qualifiers, TI9. Magbabalik ang Homeboys ko. Peace out.